Hello, magandang araw sa lahat. Meron po tayong video ngayon at ang video natin, tayo ay nagre-repair ng isang 50 inches LCD LED TV, smart TV na siya. At gusto ko lang ibahagi at ipaabot sa aking mga manonood. At kung gusto nyo kong mabahagian ng babala yung lahat na mga kaibigan, kakilala nyo, pakishare ng video. Dahil dito, ipapakita ko sa inyo na ang TV, huwag gamitin ng mahabang oras dahil ang TV na ito ay ginagamit daw ng may-ari ng hanggang sa umaga. Buong araw daw at ginagawa niyang music, parang umaanda na rin, pero habang may showing, parang itong ginagawa niya na music dahil nakatulugan niya at madali siyang makatulog, no? Dahil ito po yung ginagamit niya bilang music daw sa kanyang pagtulog. At ito ipapakita ko sa inyo, mabuti na lang at hindi nangyari yung hindi dapat mangyari. At buti na lang nung lumiyab ay hindi tumuloy yung pag-apoy or pag-apoy. Kasi sa aking pagtingin dito, ito po talaga ay umapoy kasi natunaw yung kanyang reflector, yung kanyang plastic. At ayan o, tapos ayun o, may tumulo doon. At doon sa kanyang diffuser, ayan, may makikita tayo doon na tumulo din or mataas, nakaangat yan dito. Ayan, ito yung kanyang distansya, ito. Nakaganyan siya, nakapatong dito. Ito yung kanyang stopper para hindi bumaon or hindi mabali. So, ibig sabihin ay ito, you know, nakaangat yan siya. So, sa makikita natin dito ay natunaw talaga yung plastic, ibig sabihin umapoy. At tunaw din yung kanyang optical lens. Dahil yung optical lens ay kagaya nito, ito siya. Ganyan siya dapat. So may spark din dito, ayan o. Tapos ito may natanggal pa na isa. Ayan, ayan siya. May dalawa yung natanggal. At yung dito, nasunog talaga. Ayan siya o, sunog. Diba? Sa dulo ng aking daliri, makikita nyo na sunog talaga pati yung circuit board ng isang strip. So, ibig sabihin ay umapoy. Dahil mahalapad, ayan o. Parang kung makikita yan o, apat kung daliri ganyan, at parang mahigit isang tangkal yung haba ng nasunog. So ayan, natunaw po siya, ayan o, malutong. At mabuti na lang hindi tumulo yung apoy dahil sarado, hindi makahinga, hindi makalabas ang usok siguro kaya namatay din. Pero ito po, sana kung hindi naman tayo na po ay masusunog yung buong TV. Nakapatong din naman sa mesa na mayroong mga tinatawag natin yung sapin na mantel kung tawagin, ay may posible na masunog yun habang natutulog siya. Mabuti na lang at namatay ang apoy. So ang lesson learned dito na gusto kong ibahagi sa ating mga manonood, na huwag nating panuura ng tayo nakatulog na at hindi natin alam ang mangyayari sa gamit natin na naka-andar pa habang tayo ay natutulog. So, kinabukasan ng paandarin ay nagsasalita na lang at wala nang liwanag. So, naka-black screen na siya. At kung paandarin niya ay lalabas yung display ng kanya ang logo, saglit lang at mamamatay. Ibig sabihin ay ito po ay grounded na dahil nakatawid pa, dahil itong koneksyon ng mga ilaw ay series po. Ibig sabihin dugtong-dugtong. Pag dugtong-dugtong, yung karugtong, pag naputol, hindi naiilaw. Ngayon ito ay lumalabas pa yung display na logo, ang logo ng brand. Saka, saglit lang mamamatay na siya, magiging black screen. So, hindi na tumutuloy yung pag-ilaw ng backlight kasi nga may sunog pala. At siyempre, yung supply doon sa ating backlight driver ay magti-trip off yun or magpo-protect, mamamatay yun kasi nga merong problem dito kasi kulang na yung ilaw na kumukonsumo ng voltahe.
na para sa lahat ng ilaw. So yung ibang lead dito ay nahihirapan sa pag-absorb, sa pagtanggap ng supply na binibigay dito. Kaya ito yung nangyari, namamatay lang saglit, wala nang display, naka black screen na siya. Pero kung iilawan natin ng flashlight ay may makikita tayong check or try to scan the channel. Yan yung mga nakalagay doon, hindi ko lang makita masyado kasi umaaninag lang. Ngayon ito lang yung binabagi ko, huwag natin gawin na ito'y pang music natin habang tayo natutulog. Kung maaari ay patayin at munutin sa outlet kung hindi na ginagamit, para wala na ang kuryente na papasok doon sa loob ng unit at maiwasan natin na mangyari ito sa inyo. Mabuti na lang hindi natuloy yung pag-apoy at walang nangyari na sunog sa kanilang bahay. So yan lang po yung aking ibinabahagi. Sana makatulong ito at makapagbigay ng warning sa lahat ng mga merong LED TV, LCD TV na huwag gamitin ng natutulog. Huwag paandarin o panuuran. Hindi naman tawag na panuuran kasi natutulog nga. Huwag gawin na FM or music itong TV habang natutulog. Parang ito yung kasama niya habang natutulog. So yun lang po yung aking ibabahagi sa video ko. Maraming salamat. Sana ito po ay makatulong. Kakausapin ko pa yung customer kung itutuloy pa ito, kung gagawin. Baka matatakot siya kung sasabihin ko na umapoy ito. Baka hindi na niya itutuloy. Pero pwede naman na hiwain ko itong maitim. Tapos didikitan ko kasi wala akong reflector na sa 50 inches. So meron ako doon sa 32. Hihiwain ko lang yon. Tapos idikit ko lang dito ng double-sided para mawala itong itim kasi makikita ito sa screen pag gumanda rito. At papalitan ko itong lahat ng backlight. Buong seat, ipapalitan ko yan para kung papayag siya, kung itutuloy pa. So yan na po yung aking video. Maraming salamat. At huwag kalimutang mag-subscribe o mag-follow sa ating page, sa ating profile, at sa ating, yung aking profile na Andy Rabino, yung aking Facebook na Andy Rabino TV Tech, at yung aking YouTube channel na Andy Rabino TV Tech din. So panoorin nyo lang kung saan ko ito, hanapin nyo lang kung saan ko ito i-upload para makita nyo. Pero palagay ko pinaka-the-best dito na i-upload ko dahil mas marami akong mga followers at mga nanonood sa aking Facebook. Doon ko muna ito i-upload. Sa aking YouTube, meron naman akong 3,540 plus na subscribers at umaabot na din tayo sa iba't ibang bahagi ng mundo yung mga nanonood sa atin. So palagay ko kung doon ko rin i-upload ito, marami din ang makapanood at mabigyan sila ng paalala. Yan. So thank you so much. At paki-like, paki-share at magbigay kayo ng comment kung ano yung masasabi nyo dito sa ginawa nating video at sa ipinapakita natin dito. Mag-ingat po ang lahat. God bless at mabuhay. Bye-bye.